Hola amigos, amigas, welcome back sa aking YouTube channel. Yes, for today's video, for my 7th vlog, as you can see dyan sa title, ang gagawin ko po ay i-share ko sa inyo kung ano yung mga nabili kong bath essentials. Ito talagang mga products na babanggitin ko sa inyo ay ginagamit ko talaga. At nabili ko yung iba dito sa Watsons, yung iba bigay. Yung iba ay binili ko sa Puregold. So yun, if you're interested, please keep on watching. Yes, ito na po yung mga products. Nilagay ko siya sa isang ganito, isang baby pink na lalagyan, yan. At nandito pa sa baba yung iba, yan. So yun, sabihin ko lang sa inyo, explain ko sa inyo kung paano ako naliligo. So magsimula tayo sa pang hair care routine ko. Kasi di ba, ako lang ba yung unang-una ko kapag naliligo is yung coke. So yes, first. Shampoo and conditioner. Pero, mas lamang gamitin ang conditioner kesa sa shampoo. Kasi, yun yung in-advise nung salon na pinapahulayan ko ng buho ko. Dito lang, nung nagpunta kami ng Marinduque. Dun kasi ako pinahulayan ni ate at ni mama. So, yun ang advice sa akin. Dalasan ko lang ang pagko-conditioner and madalang lang yung pag-shampoo. So, ibig sabihin, ito yung ginagamit ko shampoo. Ayan, yung Sunsilk na Damage Reconstruction. So, alam niyo yun guys, ako kasi, ang trip ko, dati pa, kahit hindi pa ako nagpapakuli at wala pa nag-a-advise sa akin, ayoko talaga masyado mag-shampoo. Ayoko masyado. Ayoko laging nag-shampoo. Mas gusto ko laging nagko-conditioner kasi feeling ko mas mabango ang mga conditioner kagaya nito. Ayan. Ito yung isa sa mga conditioner na ginagamit ko, isa sa shampoo na mga ginagamit ko. Ako lang ba din yung babae na kapag pink yung Sunsilk, gusto ko yung conditioner ko na cream silk is pink din. Yung parang alam ko, parang feeling ko lang matchy-matchy sila. So, pares lang orange at pares silang for damage na buho. So, pang dry rescue nga. So, yun lang yung binibili ko kasi sa kadamihan nga na nagawa niya sa buhok ko, nakapagpakulot na ako, ilang beses ako nagpakulay ng buhok, pero hindi pa ako nareriban. Natural talagang bagsak ang buhok ko. Yun, share ko lang. Tapos, may nagre-react dito. So, yan nga yung ginagamit ko. Kasi much partner sila para sa akin. Ang binibili ko shampoo is maliit lang din nga pala. Hindi yung kasing laki nito. Yung pares atang 1.8 ml. Ang binibili ko lang is yung 9 ml pagdating sa shampoo. Kasi nga, madalang din naman ako mag-shampoo. So, feeling ko, useless naman kung bibili ako ng malaki, di ba? So, yun, para tipid na din. At sakto nga eh. Feeling ko sakto sila eh. Kahit ganito lang siya kaliit. Kasi nga, ayun. Madala ko mag-shampoo. Palit-ulit ka, Elodie. Lipad ka, girl. So, sa buhok pa rin po tayo. Ano po? Itong ginagamit ko minsan na 1-minute serum conditioner ng Dove. So, favorite ko ang Dove kasi sobrang bango niya. At lagi kong binibilis yung blue. So, sa shampoo, blue din ang ginagamit ko. Pero, wala akong nabili nung nag-Pure Gold ako. Kaya nabili ko lang is yung pink. Yan. Ginugupit ko kasi sa gitna. Yan. Kapag wala na akong shampoo, kasi ang sinashampoo ko lang ay Sunsilk or kaya ay Dove. Yun lang po talaga. So, yan. Binili ko. Pink or blue naman kapag shampoo ng Dove. So, mabango kasi sila. At walang nakatabata nun. So, ito naman. Hindi ito yung normal na conditioner nila ha. Kasi nga ito yung 1-minute serum. Sobrang bango nito. Kasi mabilis lang akong maligo. So, pabor sa akin yung 1-minute na yun. Ano ba? So, huwag kayong mag-alala kasi panalagay ko na lang dyan sa taas kung ano yung mga price ng mga products na ito at baka sakaling gusto nyo din silang i-try or bilhin. Ganon. So, balik tayo ulit sa conditioner. Meron pa akong dalawang conditioner na ginagamit, which is parehas din naman na galing sa Cream Silk. Ayan. I mean, brand ng Cream Silk, pero binili ko po ito. Yes. Itong Ultimate Color Revive for Colored Chemically Treated Hair. Ayan. Pero yung siya lang mga binili ko. Tapos, itong isa naman ay Ultimate Repair and Shine for Intensely Damaged and Dull Hair. So, di ba? Pasok na pasok sa kondisyon ng buhok ko itong dalawang to. Kaya ako sila binili. And mabango din kasi sila, promise.
So, para naman sa keratin, nagke-keratin din po ako, yes, pag merong keratin na available dito. Pero ito, binili ko talaga ito sa Watsons. And ito yung from Deluxe Organics Keratin Treatment. Virgin coconut oil ang pinili ko kasi isa yata argan oil. Ito kasi for dry and damaged hair. So, yun nga talaga yung kailangan ng buhok ko. Kaya laging ganun yung makikita yung binibili ko. 3-minute hair repair naman to. Tapos, sobrang bango niya din. And favorite to ni Mama. Tapos, ano siya, 69 pesos for 6 pieces. So, diba? Bango niya na. Okay siya. Pili ko naman effective. So, next naman, after ko mag-shampoo or mag-conditioner, ang ginagawa ko naman, eh, syempre, magsasabon ng katawan. Ang ginagamit kong sabon sa katawan, diba, sabi ko sa inyo, ay nagsisafeguard lang ako kasi yun nga yung available. Basta kung anong available yung gagamit ko. Yan, safeguard yan. Pero may papakita ko sa inyo dito ang tatlong sabon na ano, talagang alam ko naman kilala ito ng lahat. Galing sa brand ng, wait, oh my gosh, ng Dove. Yan, yan sila. Galing sa brand ng Dove at saka sa Nivea. Pero, eto, bigay ito ni Mami Nene. Eto naman, bigay ito ng Ate Cherry yata sa Mami. Eto naman, bili ko din. So, pare-pare silang mababango. And feeling ko talaga nakaka-moisturize sila ng skin. Hindi ko lang feeling kasi yung kiniklaim ng product, tama? Ito yung kiniklaim ng product na, ayun, pang moisturize siya talaga. So, kung tamad kang mag-lotion, okay sa'yo itong mga sabon na to. Kasi, kapag nagsabon ka na, na-moisturize pa yung balat mo. Tapos, parang nag-shampoo. Parang nag-lotion ka na din, girl. So, yun. To. Sobrang babango nila. Promise. Nakaka-addict na yung mga amoy. Yan. Pagkatapos kong magsabon, pag feel ko naman na mag-kiss-kiss or mag-scrub ng balat ko, ang ginagamit ko ay itong Watsons na Milk and Salt Scrub na collagen. Matagal na to. Ayan o. Kita nyo naman sa packaging na gamit-nagamit na. Tapos hanggang dito na lang siya. Ayan. Matagal ko na itong nagamit. And pag-trip ko nga lang mag-kiss-kiss itong ginagamit ko. So, yan. 60 pesos. Around 60 pesos lang yata to. Mas mukha. Eh? Mas. Sorry ang ingay. Mas mura to kaysa dun sa sikat na abo ni Spa Milk Salt Scrub na uso ngayon. So, yan. Basta ito ginagamit ko. Pero, yan. Pag-trip ko nga lang. Pagkatapos ko naman mag-scrub. Nasa sa inyo naman kung gusto nyo mag-scrub muna or magsabon. Pero ako, sabon muna bago scrub. Tapos magsasabon ulit. Pag-trip lang talaga. Yung matagal ka magpapamper ng katawan, ganun ginagawa ko. So, kapag ayaw kong magsabon, ayaw kong mag-scrub ng salt scrub na yan, ang ginagawa ko na lang ay magkikis-kiss pa rin ako. Pero ang gamit ko na ay itong Dove na liquid body wash. Tagal nag-is eh. So, yan. Liquid body wash lang ginagamit ko kapag tinatamad niya akong magsabon, magkiskis. I mean, magkiskis nung medyo maano kasi yung salt scrub. Imagine nyo, para siyang iodized salt na medyo mas matalas ng konti dun yung mga salt, yung scrub beads niya, ganun. Ito kasi, liquid siya. So, parang I feel like mas okay to. Ang bango niya kasi guys, alam niyo naman Dove, ang bango-bango sobra. Kaya sobrang favorite ko talaga. Mura lang to guys, magtatagal na sa inyo yung 200 ml. Ewan ko lang kung nagtatagal sa inyo, saan kasi nagtagal siya eh. Charot. Tapos, after ko naman yun, diba, napakita ko na kung anong hair care routine ko. Kung naliligo ko, yung pangkatawan ko, naipakita ko na. Siyempre, mga kababaihan dyan, huwag niyong kakalimutang hugasan naman ang inyong intimate area. So, ako, ang ginagamit ko, currently na ginagamit ko ay itong PH Care. Yan. Yung Cool Wind, yung favorite ko. Kasi siyempre, feel ko malamig siya, ganun. So, yan, favorite ko siya. At ang binibili ko lang lagi ay ganitong size. Kahit nandito lang ako sa amin. Kasi, nagtataga na naman siya sa akin. Tapos, minsan ko na rin na-try ang Lactaseed kasi, yan o, yung blue yung nakuha ko. Kasi ano, may nabasa, napanood akong vlog na sabi doon, parang advice daw ng doktor ata, na mas maganda daw tong Lactaseed na to. Kasi, ewan ko kung ano meron siya, basta maganda siya. So, tinry ko din siya and okay naman nga siya. Yun, mas mahal nga siya ng konti.
dito sa PH Care. Pero parehas silang ano, ilang ml ba to? Ito nga lang 50 ml, tapos ito 60 ml. So yun, siguro baka nga medyo mahal nga. Pero mga 10 pesos lang yata ang taas nito kaysa dito. So lagay na lang dyan. Tapos, diba, na-curious din kasi ako dito sa Betadine. Yan. Dyan sa Betadine yan. Diba kasi pag narinig natin ang word na Betadine, parang feeling natin pang sugat. Pero meron na rin brand ng Betadine na pang feminine wash. Yung Fresh Bliss ang kinuha ko. Daily Feminine Wash. 60 ml. Parang around 60 lang din ata to. Wala, tinry ko lang. Gusto ko lang. So, yan. May mga option ako kung yun ang gusto mong gamitin pag nabili ko. Ganon. So, after ko naman maligo, syempre, papakita ko na rin sa inyo kung anong ginagamit ko. Deodorant. Syempre, alam naman di tayo mag-deodorant, sis. Baka naman nanununtok mo yung mga mo dyan sa mga katabi mo. Ano? So, mahiya ka naman. Char. Hindi, marami namang murang deodorant na pwede kang gamitin. Kagaya lang na lang ng Milko. Yun kasi yung lagi kong ginagamit. Pero, meron din kasi ako nitong Dove na original, light and smooth. So, ito, di ba, as you can see naman, karamihan ng mga products na pinakita ko ay galing sa Dove. Pero binili ko po talaga yun kasi fan talaga ako ng Dove. Kasi sobrang bangot talaga nila. Lalo na yung original color nila or variant pa yun na blue. So yun. Ito lang ngayon yung ginagamit ko. Deodorant para sa kilikili ko. Kilikili ko. Yun. Kasi nga yung milk ko, okay naman siya. Mura pa siya. Tapos parang powder na tawa siya. So may na-recommend ko din yun. Thumbs up din tayo dun. Tapos, after ko syempre mag-deodorant, ang ginagawa ko naman is nag-glow lotion ako ng katawan ko. Alam kong nakita nyo na to sa pag-haul ko, itong dalawang to. Itong Watson's na lotion, body lotion yan. Cocoa Butter. And ito namang isang Myra Classic Moisturizing Vitamin Lotion. So, sobrang bango ng dalawang tong lotion na to. Sobrang mara-recommend ko sa inyo kasi ito, 149 lang ito. And meron na siyang 532 ml of product. So, di ba, sobrang sulit. Matagal nyo na siya magamit. Tapos magbango pa. Tapos nakaka-moisturize talaga siya ng balat. So, okay yun para sa akin. And ito namang isa, 129 ata to. Or 130 pesos, I think. So, yung Myra Classic Vitamin Lotion. Sobrang bang talaga nito. Para siyang pabango, guys. So, yun nga. Nakaka-moisturize naman talaga siya ng skin. Nagagawa niya ang trabaho niya. Ganun. So, sobrang sulit and sobrang okay siya. Lahat ng mga binanggit ko sa inyong products is ginagamit ko talaga. And pwede niyo siyang mabili sa Watson's, pwede rin sa Pure Gold siguro kung meron. Kasi yung iba sa Pure Gold ko binili. Tapos yung iba bigay lang ni mama. Bigay lang ni Mami Nene ito. Ito lang naman yung bigay niya. Actually, ito lang naman yung bigay. Yung dalawang na. Lahat talaga itong binili ko. Yes, tama, binili ko. So, ayun. I hope na nakatulong ako sa inyo sa mga kung anong products na gusto nyong itry. Huwag kayong mag-alala kasi nga, inalagay ko naman dyan sa taas na yan yung mga presyo ng products at baka nga sakaling gusto nyo silang itry or gamitin sa inyong katawan, sa inyong buhok, ganyan. And sigurado naman ako na matutuwa din kayo sa epekto ng mga products na ito sa inyong katawan. So, yun lang guys. Or sa kahit anong party ng katawan. Like, yung buhok nga kasi nga may pang hair care routine, ano. So, yun lang guys. Thanks for watching. I hope na nagustuhan nyo itong video na to. And if you did, please give me a thumbs up. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po, please. And click the notification bell beside it para ma-notify kayo whenever I upload a new video. So, yun lang guys. Huwag din kayo mahihiya mag-comment dyan sa comment section sa baba kung ano yung mga gusto nyo pang ipagawa sa akin or challenge, ganyan-ganyan, or mag-haul, ganon, makeup. Naka-light makeup ako ngayon, oh. I am using Bias Lipstick and may konting eyeshadow, yan, para lang mag-feel, pero gabi na. So, yan, share ko lang. And, comment lang kayo, guys, ha. Nagbabasa ako ng comments and nakikinig ako sa mga suggestions ng viewers ko. Pwede rin nyo rin akong i-message, ganon. So, don't forget to follow me also on my social media accounts. Nandiyan niya sa description box. So, yun. Thank you for watching, guys. I hope na nag-enjoy talaga kayo. So, see you on my next vlog. Adios! So, yun, guys. Sorry, nakalimutan kong i-shoutout. Kasi may nagpapa-shoutout si Rafael Serrano. So, hi sa'yo, Rafa. Shoutout sa'yo. Ingat ka dyan. Kaklase po siya ni Bebe nung kapatid ko. So, yun, share ko lang. Habol ko lang kasi nakalimutan ko kanina. So, yun. Ingat kayo dyan.
Stay safe, everyone.